Santo, amado Espírito Santo, sumi niyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapaliwang na ito, sa Lunes Santo, bahagi yun ang usap ng isama namin ang ating mga paralam. At upang maging karapat dapat kayong kaman ang pagkisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkulang. Inaamin ko sa sa inyo ang mga kapatid na luha ako ng kausahan sa isip, sa ita, sa luha, at sa aking pangkulat. Kaya isinasama ko sa mga nabirin-manay, sa lahat ng mga nabirin-manay, at sa inyo ang mga kapatid na may pagdahan sa patuloy ng ating Diyos. Awa mo tayo ng mga pagyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na wala pagkain. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan kaming nagpapasok-sok dahil sa aming kahinaan ay makabago na wala ang makapangindigan pakunta lang sa pagpapasakit sa iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo ang magpasawa ng mga. Amen. Pagbasa mula sa propeta sa Ilyas. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na ako pinili at tinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapailan ng katarungan. Mahinahon at mabayad kung siya'y magsalita. Ni hindi magtataas ng kanyang tingin. Ang magkaw na tambol hindi babalihin. Ilaw na aandang-andang, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiray. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masasira ang buo. Paghahalin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghintay sa kanyang mga lupa. Ang Diyos ang lumikha at naglaglag ng kalamitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binibigyan kita ng kapangyarihan upang pailalim ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw mo'y ang buon, aking kaligtasan. Kaya walang takot
bago matay, masasaksihan mo ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala. Atin patatahin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalina. Kung yung mga lala, isa sa mga parabola na ginawa ng Jesus ay
isang binaryo ang kanilang usapan. So, 1 month's salary. Maybe rin yun. Ngayong panahon na ito, kung babasihan natin yung 1 month's salary, kung yun po ay minimum wage, kung ikaw ay naman minimum wage, ay 300 plus. Siguro po ay higit siyang nanibo yung minimum. Tingnan mo natin, may 300 lang yun. Ay more than 300 po yung minimum wage per day. So, ganun kahalaga yung pabago. Eh siguro po ngayong panahon ay may isang pamahalang pabago na kung saan ay ibibigay isang pangsawa ang pagkaunawa po ni Judas ay parang sinaya ni Martha kasi binukos lamang sa isang pagkatao sa paa ni Jesus. Ganun na lamang yung pananampalataya ni Martha para makita ko natin na kung saan ay ibinukos niya yung mamahal ng pagkatao na ito para hugasan ang paa ni Jesus. Ngayon po ay nakita ni Judas. Iba naman yung pagtingin ni Judas para kay Martha, tulad na yung pinahayag ko ng Panginoon, ay para paghahanda sa kanyang pag-ibig. Isang bahagi ng pag-aralan ng ginawa ko. Alam mo kasi sa mga Hudyo ay yan po ay wala pa naman ako ng pinwasa mo. Kung inyong maalala, sa Sabado ni Gloria, pupunta mo ng mga babae para hugasan sa Jesus at punasan ng olyo. Pinapunasan ko yun ng olyo ng buong katawan noong mamatay. Hindi pa uso noon yung malasak. So, kaya ang sabi ni Jesus, hindi ka akin ko ng parang Martha para sa ating pag-ibig. Pero yun yung bahagi na kung sa atin dahil sa kanyang pagpapahalaga ng Jesus sa mga pamabagay na tungkol sa pananampalataya. Pero yung nakita naman ni Judas ay ano, ang kanyang dahilan ay sana ay ibinigay na lamang sa mga lupa. Malaki na naman halaga kung tutusin. Pero yun ang nakita ni Judas, ibigay yun sa mga lupa. Pero sa ating kawa natin, talaga magan sa mga lupa, yung damdamin ni Judas. At kung kahit ako sa mga lupa yung damdamin ni Judas, anong sabi ng Panginoon? Well, ay hindi na umulugan na hindi mo na ibibigay para kay Jesus. Hindi o masama na magkaroon tayo ng pagkilos para sa mga lupa. Pero hindi naman ang lugar na ito ay iisang tabi natin yung para sa pagpaparamdam kay Jesus. Hindi naman ang lugar na huwag mo na lang ang pakuriyaw sa Jesus. Ibigay mo lang sa panuka. Pwede naman ang pareho. Bakit mo maalisin yung isa? Pwede naman ang ibigay mo ng tulong para sa panuka na hindi mo inialis para po sa pagpapahayag ng pananampalataya. Yan po ay parehong bahagi. Hindi po yan or else, kung tawagin, hindi mo pwede sabihin natin na huwag mo na lang ibigay dito na lang. Hindi.
Hinakailangan niya makita lagi ng matugunan yung panayang aspeto ng pagkilos. Kaya nga po, bahagi yun ng aking pananampalataya ay ilang mga bahagi yun ang gawain natin bilang mga pananampalataya. Meron tayo para sa ang gawain namin ng acts of piety. Meron din tayong tinatawag ng acts of charity. Ang mga bagay na kung saan ay idinudulog natin para sa ating magsamba. At yung mga bagay na idinudulog natin para sa pagtulong natin sa kapwa. Yan ang sabi natin, no? Yan yung simbolo ng Diyos. Yung ugnaya natin sa Diyos at yung ugnaya natin sa kapwa. Hindi pa pwede na isa lang. Ugnayan lang natin sa Diyos, wala yun sa tao. Tama, pero kulang. Hindi rin pwede na ugnayan natin sa tao, wala yung ugnayan natin sa Diyos. Kinakailangan pareho. Kaya, ito ko naman kung nakakao natin, memoir lang na mayroong pagtulong para po sa mga luka. Pero maliwanag din naman na kung saan ibigay natin yung pagkakarapan natin para sa Diyos. At maging bahagi yun ang ating pagtugon at sa pinaw natin na pag-inama natin kasi baka ginagawa lang natin dahilan ng mga lupa katulad ng Judas. Pero meron rin tayong masamang minamana. Hindi lang masamang minamana kundi yung intensyon ng ating puso na nangigaya na sana akin na lang yung pera. Hindi para sa mga lupa, yun ang masama na makita natin ay nagiging makasunod lang tayo. Kaya kinakailangan natin yung pag-ingatan. Kinakailangan natin yung pag-ingatan sabagat baka mamaya may mga dahilan tayo na ginagawa o ginagamit na kuminsan ay nag-iingat lang para ibigay natin yung tunay na pagkukuli at pagkapasalamat sa Diyos. Sabi ko nga nung ating recollection ay huwag natin dahilan yung ating pagiging mahirap para hindi tayo makatugon sa panawagan ng Diyos. Hindi pwede sabihin na natin hindi ako makasunda kasi mahirap na ako. Hindi. Kasi kung talagang mahirap lang tayo, ay talagang sabi mo na ngayon, walang iba kundi, ay, kung nakikita natin na mahirap tayo, ay makikita natin na mas kailangan natin ng Diyos. Mas kailangan natin ng Diyos. Yun po yung tunay na mahirap. Hindi yung nag-aasta lang na mahirap. Kung talaga kung ayaw ay mahirap, yun ang kinakailangan. Kaya huwag mo natin gawin dahilan or escape mo yung mga mahirap o yung ating kahirapan. Sabagat yung ating kahirapan ay hindi ko alam para hindi ko dati matugunan yung paanyaya ng Diyos na katulad ng pag-ibigay sa ibanghelyo po natin ni Maria ng mamahaling papa para po sa paa ng ating Panginoon Jesucristo. E isang paninibig na po sa ating mga ito natin, no? Na maging bahagi yun. Kung isa, ginagawa natin naging mahirap. Mahirap. Well, talagang bahagi na aming pagkilos na mahirap. Pero sabi niya natin, dapat na namin natin kailangan ng Diyos. Kasi mahirap. Kuminsan ako sa paglilingkod natin sa ating Diyos, sa simbahan. Yun ang ginagawa natin na didahilan. At kuminsan ako kailangan, huwag natin gawin dahilan. At kung may mga taong ginagawa
hindi ka exempted. Gawa ka ito ay mahirap. Kung tutusin nga, ay mas kailangan mo kung talagang ikaw ay mahirap. Nahihit na makapaglingkod sa Diyos. Kasi makikita mo na ano, na sa gitna ng iyong kawalan ay wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang Diyos. Sa Diyos ka lamang magkakaroon ng kapurman. Sa Diyos ka lamang magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Kung nakikita mo talaga na ikaw ay walang-wala. Kaya bahagi yung nakusang na loob natin kalimutan. Sabi nga mo natin, doon po sa aming recollection ko yung maalala. Yung sabi mo po ay nung sa the case of the crucified Lord, sa dokumento ng simbahan, sa pagbibigay ng apostolic exhortation, na ano, ito, si Jesus. Ito yung image, yung krus na kapatid sa krus, yan yung pinakamahirap sa lahat. Kasi walang wala siya. Walang wala siya. Wala siyang kapwede yung paghawakan. Nang hindi siya makakilos sa kanyang pinanggalagyan, bakit nakapatid sa krus? Wala siyang kapamilyan. Walang kayamanan. A very powerful man and a very powerful God who let himself be binded by men, by sinners. Yan po yung higit na kung saan nakita natin ng pinakamahirap sa lahat. Ang Diyos na nakahirap. Kaya huwag natin gagawin yung kahirapan. Naiintindihan ko ng Diyos kung ano yung pwedeng maging mahirap. Pero nakita ko natin kung paano ipinakita ng Diyos na ang paghihirap niya ay nagdulot ng kaligtasan. Kaya na po yung hamon natin kahapon ng pero through the passion, death, and resurrection of Christ. Iwagwaran natin ang lahat ng ating mga paghihirap sa paghihirap ni Jesus. At doon lamang higit na maging makahulugan ng ating pagkilos. At yun po yung isang biyaya na ibinibigay ko sa atin ng buong may kapag. At makikita nyo mo na magulungtan kayo na sa lingga na ninyong kawalan, ngayon nakikita nyo na maraming pala kayong magagawa. Bakit? Kasi hindi nyo inayaan na ang kahirapan ay maging mahirap para kayo makapaglingkod sa Diyos. Bagkus ay naging daan para tunay nyong maranasan. At yun ang ipinapakita ni Jesus sa akin ngayong panahon ng Kwaresma. Yung wisdom of the cross, ang karunungan ng krus, na nakita ni Martha, sorry, ni Maria, na hindi nakita ni Judas.
yung mga kapatid, yung mga malahay na kinikartal ng Diyos sa mga sa pamagitan ng Espiritu na ang Panginoon. Sa pagkakasabing ng hiling mong anak ng sa ato ay pinirapan mong magpahayag na yung dakilang pag-ibig sa lahat. Nais mong tulusin ng Mesiyas sa harap na yung kadakilaan kapos ang higalan ng magsaysay ng pag-ibig na makapangyarihan sa puso ay pinangal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus ng tagumpaya, ipinangako ng Kristo. Kaya kayo sa harap ng mga ahensya, si Awa, magpapuli sa iyo ng mga tagumpaya sa kalangitan. Kaming nagbubunyi sa iyo. Ang misteryo ng
Iniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang alam na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami pinarapan at mayroon sa iyo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buhay ni Kristo mungkulad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, bingamin mo yung simbahan na lalap sa iyo kayo dito sa usilin kami sa pag-ibig kaysa ang Francis ng Binabertura. Anak ka ng kapalaran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sa iyo muli ng mga buhay dahil hindi na naan na mga pumano. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan pa din ang ating kami lahat na mga sayo sa iyong buhay mo ng wakas. Kaysa ng mga mabiyaring Maria ng Inang Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banana ng buhay dito sa pintig ng kaluwalugod sa iyo. Makipag-iwang naman namin ang pamaguli sa karalaman mo. Sa magitan ng manap na aming Panginoon, Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang maraming pagkuli sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Upang katulad ni Maria, nakapagbigay tayo ng dalisay at wagas ng pagkuli sa Diyos.
Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nalalabas ng mga kasalanan sa atin. Mapalalabay na ang iyan sa pinag-iwan.